Barn Tom. Di ba po may nagtatanong po sa inyo kung paano po malalaman yung tamang lamig po ng sasakyan? Tamang or, lamig ng sasakyan? Baka na ibig mong sabihin, aircon ng sasakyan. Ay, opo pala, aircon ng sasakyan. O parang nabasa ko yun kaya ng mga 2 years to Tomas Aguna, kaya lang di ko pa nagawa ng vlog. So tamang-tama, dumating na yung kararating ng nung ano ko yung product ng ano ko yung sa temperature gauge ng aircon ng sasakyan or aircon ng bahay at na-unbox ko na rin. So i-check nyo guys yung ano yung unboxing ng product na yun, yung temperature gauge nung para sa hot and cold. Okay? So before I continue my vlog, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, Burn Tom HPT, hanapin nyo lang po sa YouTube at maraming salamat sa mga patuloy na subscriber ko. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe, like, share, and comment below sa comment box. So, wag natin patagalin pa. Tara na guys, turo ko na po sa inyo. Tama. So, ito po yung Pajero natin kung saan. Ito po yung car model natin sa ngayon. Check natin kung tama yung lamig ng aircon. Include nyo na rin to guys sa basic maintenance po natin. Dapat sinecheck natin kung tama yung lamig ng aircon natin. So, ito, hindi ko pa po ito nagamit. Para maniwala po kayo na hindi ko pa nagamit. Para mas ma-prove ko po na hindi pa ito nagamit. Hawakan ko po yung radyeto. Dito nyo po malalaman kung nagamit po yung sasakyan. Baka sabihin niyo, ano na yan, malamig na masyado yan kasi napalamig na nila. So, hindi po. Ayan. Pati ito. Oh, yan. Yan. So, ang tamang pag-check ng aircon o paggamit, of course, sindi mo yung makina. Tapos, ilagay, tanggalin natin to guys para mas maganda makita nyo tong yung control panel dito. Ang pagtamang pagsindi ng aircon po, ang paggamit ng aircon ng sasakyan o kahit ng sa bahay, ilagay mo muna, warm up mo muna sa fan. Fan po muna. Huwag nyo po muna i-switch sa aircon, sa AC. Sa fan po muna, ilagay nyo sa pinakamalakas na fan. Nang sa ganun, yung langis po ng compressor, umikot po siya para malubricant po niya yung mga metal parts or metal components para hindi po madaling masira yung compressor. May oil po kasi yan. Parang sa makina din po ng sasakyan, di po ba? Bago mo gamitin, warm up mo muna ng 1 to 2 minutes. Same lang din po dito sa aircon, pati sa aircon ng bahay or any kind of air condition. Dapat wina-warm up mo po na ng 1 or 2 minutes. Okay? So, ayan mga ka-DIY. So, habang wina-warm up natin, trivia lang po, kailangan po kasi ito na i-maintain po natin. Ganito po yung mga gamit ko po. Actually, may digital din po ako na thermometer. From negative 50 degrees Celsius to 300 degrees Celsius or 58 Fahrenheit to 572 Fahrenheit. Yan po yung kaya niyang isukat. So ngayon, ang humidity po natin dito sa labas nasa 32.4 po. So mainit. So yan, digital po yan. Para mas makasure po tayo, makasure po ako, kaya po bumili din po ako ng manual. Ayan. So, ganyan, may negative 10, masyado na malamig po yan. So, nasa 30 din po siya. Hindi lang po sila magkalayo, mga ka-DIY. Diba? Sa digital, nasa 33. So, dito, nasa 32. So, ayan, ilalagay din po natin dito. Hindi, kahit dito na lang. So, ayan, mga ka-DIY, na-warm up na pala po natin. So, ilalagay ko na po sa aircon. Mapapansin nyo pag ilalagay ko na po sa... Ayan po, ka-DIY, nasa warm up pa lang stage. Nasa warm up stage pa lang po tayo. So, pag inilagay ko to sa aircon, dapat bababa po yan, mga ka-DIY. Ito na lang para mas makita nyo po. At saka dapat po ang air condition, pag nilagay mo na po sa aircon, tataas po yung RPM. O lalakas yung makina kasi kukuha po siya ng load sa makina, mga ka-DIY. Okay? So, dapat ang i-check nyo rin po dyan, tignan po natin sa labas para makita natin kung bumababa po yan. Sa air condition po, dapat po nakasindi po tong fan. Yung fan po ng condenser. Ngayon, hindi po siya nakasindi, mahihirapan po niyang palamigin yung sa loob. Nagluloko po kasi ito. Dapat i-check niyo po lagi yung connector din po ng aircon fan. Tingnan niyo po, oh. Gagalawin ko po ito. Ayun, nagluloko po kasi ito. Ayun, naglulos po siya. So, ang gagawin ko dito, sisiksikan ko na lang ng wire to mamaya. Para na sa ganun, mas makapit po siya. Dapat po kasi ito, sumisindi po siya, miikot. Para na sa ganun, natutulungan niyang palamigin tong condenser. Kasi pag mainit po tong condenser, malamig naman doon pero hindi accurate o hindi sufficient po yung lamig niya. Oh, dapat ganyan. Malakas. Pahigop po dapat yung
movement ng hangin, pahigop, hindi palabas. Inihigop niya yung lamig para palamigin niya yan. So yan po, dapat kasama po yan sa cooling system. Dapat meron po yan. Pero sa mga ibang ano ngayon, mga new model cars or new car models, wala na po silang fan. Kasi maluwag na po yung ano nila, yung sa harapan po nila sa may bumper. At saka, yung evaporator nila at yung radiator nila at yung condenser, laminated na po. Kaya mas lalo malamig. So try na po natin kung may nagbago. So at 3 minutes po, nung sinindi po natin yung aircon, tignan po natin yung ano po niya mga ka-DIY. Yung lamig po ng digital natin nasa 17.5 degrees Celsius. Yan po yung lamig niya. Dito po, parang ganun din, accurate din po, di ba? So nasa 17 din, ganyan. So pag hindi ako kumbinsido dito, dito ang basihan ko sa manual at digital. So habang lumalamig po siya mga ka-DIY, bumababa dapat to. Ayan o, naging nag-13 po siya. Ang sasakyan naman, habang ginagamit mo yan, pagka nasa 1 km ka na, 2 km ganun, habang umaandar yung makina, habang bumibilis yung takbo ng sasakyan mo, mas lumalakas yung ikot ng blower mo dito sa evaporator niya, mas lalong bumababa yung lamig. At dapat nararamdaman mo yung lamig talaga, at dito mo masusuka sa temperature gauge na to. Hot for hot and cold po ito. At the same time, pagka maulan at malamig ang panahon sa labas, ano po siya, nagmo-moist dapat to, lalo na paggabi. Makikita mo yung mga moist sa salamin. At dapat yung fan doon na pinakita ko sa inyo kanina doon sa labas ka-DIY, dapat pag nag-automatic yung compressor, nag-cut po siya, dapat ihinto din po yung fan. Dapat po kasi pag na-reach din po nung yung sensor dito sa may evaporator, magka-cut po siya. Ibig sabihin, para po makapagpahinga po yung compressor ng aircon. So ayan mga ka-DIY, nasa ano na po tayo, almost 5 minutes, pero nandito lang po tayo sa parking. Naka-idle lang po yung sasakyan, hindi po tumatakbo. At ito na po yung lamig niya mga ka-DIY. Nasa 14 degrees Celsius. Malamig ng palamig pa yan. Kasi nakamalakas po yung fan. Ngayon, pagkahihinaan po natin yan, ganyan, mas lalamig po yan. Ang ganito na lang po, para mas maganda, itatakbo ko po yung sasakyan. So ayan mga ka-DIY, try po natin na gamitin yung sasakyan sa labas. So ayan ka-DIY, oh, hindi pa po namin ginagamit, nag 12.2 po siya. Para mas makita nila, i-close up mo. Ayan, 11.9, mas bumababa pa po siya. Ayan. So malamig po yung air condition po ng sasakyan na to. Ayan, gamitin po natin sa labas mga ka-DIY. Para makita nyo po yung sinasabi ko na pag ginagamit nyo, mas lumalamig po dapat. Mas bumababa po yung temperature nya. Yan, nasa 11.5 na po tayo. 11.5, 0.3, 11.1, 10. Bababa po yan mga ka-DIY. Kasi itong sasakyan po na to, yung aircon po nya, lumalamig po siya mga hanggang 4 or 5 degrees Celsius. Ayan, nag 8.3 po siya. Parang dito rin po. Accurate naman po siya, di po ba? Yung manual niya saka yung digital. Wala pa po tayong 1 kilometer na nakatakbo mga ka-DIY. So yan, nag 6.9 po siya. 6.5, 6.4. Sabi ko sa inyo, magpo 4 to hanggang 5 mga ka-DIY. Traffic lang po kasi dito. Ngamaya, ililiko na po natin at babalik na po tayo ng bahay. At least, yan, napuprove ko po sa inyo na habang tumatakbo po ang sasakyan, mas lumalamig po dapat ang air condition mo. Yan, nag 5 na po siya, 5.8, 5.7, 5.6. Ayan, traffic na naman. 5.3 mga ka-DIY, oh, 5.2. So ayan ka-DIY, pabalik na po na tayo ng bahay. So ayan mga ka-DIY, ang compressor pala ng aircon ko is naka 17C po ako na Denso Japan. Dalawa po ang Denso, meron din pong US. Japan po yung sa akin. At yung evaporator ko po ay nakalaminated po ako. Dalawa din po kasi yung style po ng evaporator, yung nasa loob na kung saan nandun yung sensor. Serpentine at yung laminated. Medyo may kamahalan yung laminated pero mas malamig po yun kahit na tanghaling tapat. Ayan, nag 4 na po, 4.9 mga ka-DIY. Baka mag 3 pa yan o mag negative. Diba? Ganun po yung ibig kong sabihin. Dapat ganun po yung process o yung system ng air condition mo or yung air cooling system mo sa loob ng sasakyan mo. So ayan, nandito na po tayo sa bahay. So ayan mga ka-DIY, hoping na sa vlog content na to
natulungan ko rin po kayo at nakapagbigay idea na kung saan para malaman nyo po kung tama po yung lamig ng air condition nyo sa loob po ng sasakyan or sa loob ng bahay. Bumili po kayo either itong digital thermometer for hot and cold or itong manual for hot and cold din po ito. Ginagamit din po ito sa mga coffee kung saan tinitest nila yung lamig sa mga barbecue stick, tama naman, di ba? Grill, ganun. Ito po yung ginagamit nila, food, water, and air condition. Ito po yung thermometer gauge, okay? So, yan po para malaman nyo po talaga kung malamig o hindi. Kunwari, magpapagawa kayo. Hindi lang po yung parang malamig na sa balat mo, eh tama na. Dapat may gauge ka po para malaman mo kung hindi hilaw yung lamig ng air condition mo. Para ma-prove mo talaga sa sarili mo. Kasi mamaya hindi mo alam kung ano yung pinaglalagay sa'yo, kung nagpaayos ka o nagpagawa ka, nagpapalit ka. Dapat alam mo rin, maalam ka rin sa mga bagay-bagay o sa mga product na nilalagay sa air conditioning or air cooling system na sasakyan mo. So ayan, maraming salamat sa panonood. Sana sa basic maintenance na to para malaman kung malamig ba talaga yung sasakyan. Sana may naitulong ako sa inyong mga ka-DIY saka sa mga kasama kong Pajero. Sa totoo lang, sa mga Pajero owners na mga subic or yung mga, ang tawag dito, converted from Japan to Philippines, eh mahirap talaga daw nilang palamigin yung sasakyan nila. Pero depende po yun sa may-ari ng sasakyan at sa technician mo ng air condition. Dapat alam mo at marunong yung gumagawa sa'yo. Okay? So, dito na lang po para hindi na po masyadong mahaba. Maraming salamat. To God all be the glory and burnt time sa inyo. Lamig, grabe.